Maligayang Pasko ng pagkabuhay, palakpak sa Panginoon na matagumpay para sa ating kaligtasan. Tuwing ganitong mga panahon, ginugunita ang kamatayan, pagkabuhay na muli ng Panginoon, madalas ang nabibigyan ng diin ay yung drama, yung emosyon. Yung mga dugo, mga sugat, mga galos, pagkakadapa, yung hirap. Magandang maunawa yon, pero dapat lampasan. At marating natin yung karunungan na maunawaan, bakit nga ba namatay at bakit nabuhay na muli? That beyond the emotional drama of the crucifixion, is we understand why it had to happen and what was accomplished through the resurrection. Acts 13:39, through him everyone who believes is set free from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. Sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang ginawa, ang pagpapawalang sala na ating ngayong tinatamasa na hindi natin pwedeng matanggap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moses, ito ay naging totoo. What Jesus died and resurrected for? Ano ang na-accomplish ng kamatayan at pagkabuhay na muli? Ama, salamat po sa iyong pag-ibig. Pag-ibig na lalo mong ipinaliwanag sa naganap sa Panginoong Jesus. Turuan mo kami ngayon, Panginoon, na palalimin, palawakin pa nang lalo naming maunawa ang kahulugan nito sa aming buhay. We ask for wisdom. Be our teacher, our preacher, our guide. Hold us by the hand so we see the beautiful panorama, the beautiful reason why Jesus died and resurrected. Teach us, and in His name we pray with thanksgiving. Jesus died and resurrected for the realization of His teachings. Isang patunay, patotoo na tama ang mga sinabi niya, tama ang mga ginawa niya, nabuhay siyang muli. Kung namatay lang, lahat naman namamatay. Wala ka namang napapatunayan masyado kung namatay ka. Pero yung nabuhay kang muli, yun ang patunay na tama gusto ng Diyos Ama sa langit ang kanyang mga tinuro at ginawa. And the great teachings of Jesus include, do not fear. In other words, Jesus lived again, so we will not fear. What do people fear? People fear God. Religion teaches us to fear God. Laging matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos. People fear God's punishment in terms of hell, pain, and suffering. And people fear failure in obeying God, religious laws and regulations. People fear sin. And because we all sin every day, we live in fear. And if you live in fear, in spite of the resurrection, then you don't understand the resurrection. Yung talab dapat ng resurrection ay hindi natin nakakamtan. Kung patuloy tayong takot sa Diyos, takot sa parusa, takot sa mga pagkukulang natin sa pagsunod, takot sa ating pagiging makasalanan na hindi naman talaga nawawala at nauubos, ang ending, lagi kang takot. At pag lagi kang takot, parang walang resurrection. Because Jesus says, do not fear, could be read as, do not fear God. Why? Well, Moses presented to us a God that was punitive, authoritative, and ready to punish. Jesus reversed all that and presented to us the other face of God. The face of God that's really the face of God, because Jesus is the true and perfect reflection of God in heaven, and that is the God who loves. Do not fear means do not fear punishment. Paano po ako hindi matatakot sa parusa? Eh, ako mismo nakakaalam araw-araw nagkakasala ako. Valid question. So suriin ang buhay at kamatayan ni Jesus kung paano yun ay dapat magbunga ng kawalang takot. 1 John 4:16-18. And so we rely on the love God has for us. Not on our accomplishment, not on our achievement, but on the love that God has for us. God is love, so that we will have confidence on the day of judgment. There is no fear in love. But
drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Pag mahal mo ang magulang mo, at alam na alam mong mahal ka niya, hindi ka takot. Mahal mo siya, meron kang pinagan. Ayaw mo siyang magalit, ayaw mo siyang sumaloob. Kasi mahal mo siya, hindi dahil takot ka. At yun ang gusto ipakita ng Panginoon sa atin, na yes, gusto mong maging tama, gusto mong maging mabuti, hindi dahil takot ka sa parusa, kundi dahil mahal mo ang Diyos, gusto mo siyang bigyan ng kasiyahan. Magkaiba yun. God's love through Jesus casts out fear. Those who fear do not know love, Jesus or God. Ang kabaliktaran, maraming tao habang nagiging religyoso, mas dumadami ang takot. Mas paranoid, mas nade-depress, kasi lalo siya nagiging conscious of sin. As people become more and more religious, in the wrong way, they only become conscious of sin and punishment, not of God's love and acceptance. Kaya dumating si Jesus para yun i-balance. Major teaching of Jesus, God is love. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Faith in the love of Jesus, in the love of God, will save from destruction, and not only from destruction, but also from fear of destruction. Hindi ka lang hindi na parurusahan, mawawala pa rin dapat yung takot mo na maparusahan. And God's love that assures that we will not be punished is indestructible. Walang makagigiba, makaharang sa pag-ibig ng Diyos na gusto tayong iligtas at gusto tayong bigyan ng kapahingahan. Romans 8:33-39, "Sino ang makapagkaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila." Diyos ang Supreme Court. The judgment of the Supreme Court is final, executory, cannot be changed. At Diyos sa Supreme Court ang nagsabi ng wala kayong kasalanan pag kayo'y nasa aking anak na si Jesus. Eh sino pa ngayon ang uusig sa iyo? Sarili mo? Si Moses? Si Satan? Hindi yun pwedeng tumalab. Kasi Diyos na ang Supreme Court. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba? Na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Si Jesus na nagdala ng ating kasalanan, hindi tayo uusigin. Sa katunayan, siya pa ang laging dumedepensa sa atin sa lahat ng panahon, sa lahat ng akusasyon. So kung ang Ama sa Langit, hindi ka aakusahan, ang Jesus na anak ng Diyos ay hindi ka aakusahan, sino pa ang may karapatang mangakusa sa iyo? Sino pa ang may kapangyarihan? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Obviously, ang lahat ng sagot dito, wala. Natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, o ang mga anghel o ang mga pamunuan ng mga kapangyarihan, angels or demons, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No one, nothing can separate you from the love of God through Jesus. Therefore, you should not fear. Pero paano po yun? Kahit naman ako born again, kahit naman ako nag-church, nakakasala pa rin ako. Salaga, hindi ako matatakot sa bunga nun. Di ba sabi nila, pagka nakasala ka, tanggal na naman ang kaligtasan mo, puwera ka na naman. Sinless ka nga eh. And how do you become sinless? Not because you don't commit sin. Because Jesus removed the law that makes breaking it a sin. Jesus made people sinless by voiding the law that made them sinful. So hindi ka nagiging matuwid dahil sinusunod mo ang lahat ng kautosan, matuwid ka kasi tinanggal yung kautosan. Ephesians 2:15, "He abolished the Jewish law
with its commandments and rules, in this way making peace. Pinawalang bisa niya ang kautosan, kasama ang mga alituntunin nito, sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Dahil pinawalang bisa ni Jesus sa kanyang kamatay at pagkabuhay na muli, ang kautosan, nawala ang utos. Kung nawala ang utos, edi wala ka nang binibreak dahil walang utos. Kaya nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos at sa tao, kasi ang tao ay hindi na ngayon lawbreaker kasi wala ng law. At lagi nating idinidiin, hindi yung ibig sabihin na magwala ka sa buhay, gumawa ka ng lahat ng masama, kasi may natirang isang law, and that is the law of love. You are free to do anything that is not unloving. Pero kung sabihin mo, ay, free na pala ako, agawin kong asawa ng may asawa, hindi loving yun, lalo doon sa asawang naagawan. So, dapat sundin mo pa rin yun. Di ka pa rin dapat magnakaw. Di ka pa rin dapat manira ng kapwa, kasi hindi yun loving. Pero yung pwede ka na bang kumain ng dinugan, pwede ka kumain ng balot, ng bagoong, pwede bang kababae mong tao, maiksi buhok mo, kalalaki mong tao, mahaba buhok mo. Yun yung mga wala ng bisa. Kasi kahit man mahaba ang buhok mo, hindi ka naman nagiging unloving. Liban na lang ang baho-baho ng buhok mo, tapos pinaghahampasan mo sa lahat ng katabi mo, unloving na yun, dapat iksian mo na yan. O kain ka ng kain ng dinugan, tapos hindi ka nagbabayad, o unloving pa rin yun. Kaya yung love, dapat mong i-apply sa law. Romans 10:4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautosan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya kay Kristo. So pag sumasampalataya ka kay Kristo, itinuturing ka ng Diyos ang masalangit na matuwid kasi para sa iyo wala nang law dahil nananampalataya ka kay Kristo. Hebrews 10:14, by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. So nananalig ka kay Jesus, yung kamatay at pagkabuhay niya muli, ginawa ka ng perfect forever. Kaya ang tanong ng iba, paano po yan? Tumanggap na ako kay Jesus, naging Christian ako, pero nagkulang ako, nagkasala ako, namatay ako, hindi ako nakapag-confess, o nakamatayan ko aking kasalanan, save pa po ba ako? Ano bang sabi? You were made perfect forever. E paano po yung kasalanan ko? Wala ka nang kasalanan dahil di ba tinanggal na nga yung law? Bakit ang tigas ng ulo mo? E paano po yung kasalanan ko dahil unloving, di ba? Effective pa rin yung law. Well, nakasala ka doon, tama, kasi meron pang law na to love. Yun ngayon ang binabayaran ni Jesus. Yung kulang mo doon, pupunan niya. Yung pagkakamali mo doon, huhugasan niya. Kaya savior mo siya, ano man ang gawin mo. Kasi kung natatanggal pa rin ang kaligtasan mo pag nagkasala ka, hindi pwedeng sabihin sa iyo that you were made perfect forever. Dapat sinabi, you were made perfect until you commit a mistake again. At pwedeng, hindi pwedeng sabihin, you should have peace. Ang dapat sasabihin mo, matakot ka, para sa kamali ka uli. Hindi ka na naman saved. Hindi pwedeng sabihin ni Jesus na have peace. Hindi niya pwedeng sabihin have rest. Because you cannot rest if you're always afraid to be imperfect. Because you will always be imperfect. So pag sinabi ni Jesus na I'll give you rest, have peace, kasama na sa usapan na, alam kong magkukulang ka pa rin. Yun nga, kaya ako namatay, kaya ako nabuhay na muli. Yun ang bayad sa pagkukulang mo. Hindi pwede ko na pong abusuhin. Aba, hindi. Kasi kung talagang mananampalataya ka sa akin, you will be loving. Hindi mo abusuhin yun. But you will be set free from 99% of the many other laws that used to make your life horrible and miserable and used to judge you for sinfulness because you cannot obey all the law. Romans 7:6, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautosan dahil namatay na tayo sa kasalanan ng dating umaalipin sa atin. Sabi mo, paano po ako namatay? Buhay na buhay ako. Yun nga, namatay nga si Jesus para sa iyo. Kasi yung kamatayan niya, itinuturing na kamatayan mo na rin. E nabuhay muli si Jesus. Binuhay ng Ama. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan nating ibinunton sa Kanya, dinala niya sa hukay, mas higit ang Kanyang kabanalan kaysa kasalanang itinambak sa Kanya, kaya umahon siya mula sa kamatayan. The payment is much greater than the utang. Therefore, the Lord rose from the dead. Meaning, all sin has been paid for at marami pang natirang kabanalan kay Jesus na patuloy niyang ibibigay ng libre sa mga nananalig sa Kanya.
hindi na counted na kasalanan yung pag-break ng law nung unang panahon, pero yung pag-break ng love na magiging kasalanan at pagkukulang, yun ngayon ang patuloy na pinupunan. Kaya pwede kang magpahinga. Kaya pwede kang matahimik, mapayapa. Jesus died to fulfill all the requirements of the law in behalf of believers. Kung binayaran ng kuya mo yung utang mo, di bayad na kahit hindi ikaw yung nagbayad, hindi ka na pwedeng singilin. Jesus died to void the law and its curse on people who cannot obey it anyway. So yung kutakot-takot na batas na hindi mo rin lang masunod, inalis na lang. O di hindi ka na ngayon lawbreaker kasi walang law. Another major teaching of Jesus is do not fear God's anger and punishment. Instead, dwell in God's love. Imbes na takot ang pairalin mo, pag-ibig. Yung mga iba, panakot ang pastor. Pag may maliit na bata, ay na si pastor, kamakalat. Diba? Parang ganun, matakot ka sa Diyos, paparusahan ka. Samantalang pwede mo na sabihin, ay na si pastor, love ka niya, love mo rin siya, so huwag ka magkalat para sumaya siya. Ganun din ang ending, nagpakatino ka rin, pero hindi dahil sa takot, but because of love. Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail, they are new every morning. Nire-renew every morning ang kabaitan ng Diyos. At maganda yung morning kasi sa tao, nakapagpahinga na sa umaga, malamig na uling ulo mo, mabait ka na naman kaysa kagabi na mainit ang ulo mo. Eh, ang Diyos naman, hindi tulad ng tao, umiinit ang ulo sa gabi at napapahinga sa umaga. Pero yun ang ginamit na example kasi yun ang kaya natin maintindihan. Ibig sabihin lang, hindi mo mauubos ang kabaitan ng Diyos. Again, hindi para abusuhin yan, kundi para i-appreciate na yes, you do your best, pero sa mga kulang, rest. God is in control and Jesus loves you. Kaya ka napapahinga dahil meron kang tagapagligtas. Kaya hindi mo na kailangan buhatin ang krus kasi binuhat na ni Jesus. Hindi mo na kailangan magpapako kasi si Jesus na yung pinako. Hindi mo na kailangan magpahampas-hampas kasi si Jesus na ang hinampas. Kaya nakakalungkot ang ginagawa ng maraming tao sa ating bayan pagka ganitong mga dahil na araw. Nagpapapako, nagpapahampas, nagdurusa, may mga uso pa ngayon na gumagapang sa kalsada. Kaya nga ginawa na ni Jesus yun para huwag nating gawin. At pag ginagawa mo yun, parang sinasabi mo kay Jesus, hindi ako naniniwala na yung ginawa mo sapat na para sa akin. Kailangan punuan ko ng sarili kong gawain yan. So nababaliwala ang ginawa ni Jesus. Pag ginagawa natin yung ganun to earn our own merits, para nating sinabing, oh Jesus, sayang ang pagpapagod mo kasi gagawin ko naman eh, kaya ko naman, ako na lang. Hindi nga natin kaya, kaya ginawa para sa atin. Habang you appreciate the sincerity of the people who believe in these activities, you are sad for them because they are so misguided. Hindi nila nauunawa ang pag-ibig ng Diyos. Iniligtas tayo para wag na nating gawin pa. Romans 6:14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Hindi ka na dapat maging matakot lagi. Nagkasala ako. Uy, baka ako magkasala. Kasi nga, hindi na umiiral sa'yo ang napakaraming mga batas na yan. Romans 5:9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kasi napawalang sala na tayo. Hindi ka na dapat ngayon matakot mamatay, baka ka pumunta sa impyerno, baka ka parusahan. Kasi pag namatay ka, babalik ka na sa Diyos. Bakit? Eh, kasi nga pinawalang sala ka na eh. 1 John 4:18, there is no fear in love. Those who fear God to the point that they are deprived of peace, of happiness, of serenity, don't know the love of God. Dapat yung fear of God lang, isang banal na takot, isang pitagan, isang paggalang. But there's a very thin line between that and fear. Na akala mo monster ang Diyos, paparusahan ka ng Diyos, lagi kang papagalitan. That's why Jesus teaches us to rest, to have peace,
Why? Because God knows and loves you. Lord, paano po yan? Christian na ako, born again na ako, nagbabible na ako, pero nagkakasala pa rin ako. Paano po yun? Alam ko yan. Kasi ako lumikha sa iyo eh. Naintindihan ko yan. Hindi kita kinukonsinte o tinutulak na magkulang, pero pag nagkukulang ka, alam ko yan. Kaya yan pinupunan ng ginawa ni Jesus para ang balance mo, zero, wala ka negative. Baka positive pa. Dahil sobra ang kabaitan ni Jesus kung itutumba sa mga pagkakamali mo. Psalm 103:14, "For He knows, God knows how we are formed. He remembers that we are dust." So Diyos ko, nagkamali na naman po ako. So, of course, alam ko yan. Intindihan ko yan. Parang magulang. Diba? Maraming magulang. Nagkamali yung anak. May ginawa yung anak. Yung magulang naman, naintindihan din niya. Kahit kumisa nagagalit-galitan para huwag mong ulitin. Namamalo, nagdidisiplina para turuan ka huwag mong ulitin. Pero sa kalooban ng puso niya, naiintindihan niya yun. Sabi niya, bata pa yan. Alam ko nang ganyan niyang batang yan eh. Dahil nakita na ng magulang yun. Lalo ang ating magulang sa langit. Siya ang lumikha sa atin. He remembers that we are dust. He does not require perfection. And if He did, Jesus perfected us. Not us perfecting ourselves. Not we perfecting ourselves, but Jesus. Yun ang ibig sabihin ng Savior. 99% of all religions on earth, save yourself. Kaya itong gawin mo, itong gawin mo, itong hindi mo gawin, yan, itong huwag mong kainin, itong isuot mo, pero may gagawin ka, save yourself. And one religion, based on Jesus, says, Jesus saves you. Kaya magkaibang magkaiba ang mga reliyoso. Dapat kung ikaw nasa Panginoon, mas relax ka. Hindi dahil pabaya ka, hindi dahil makapal ka na sa pagkakasala at insensitive. No. Sensitive ka to shortcoming, sensitive ka sa yung imperfection, but you never forget that God remembers that you are dust and that God continues to forgive you through Jesus. Only then can you really be restful. Only then can you say, I have a Savior. Kasi hindi nakasalalay sa yung performance ang score mo sa langit. Matthew 11, 28-30, kaya nga itong sabi ni Jesus, isa sa ating mga favorite lines. Because central teaching to ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Ano yung pasanin? Sin. Failure. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Sabi sa akin, kayo pumunta, pagpapahingahin ko kayo. Hindi ko kayo pagpapasanin ng krus. Hindi ko kayo hahampasin. Hindi ko kayo ipapako. Ako ang gumawa nun para akuin ang dapat ay gagawin ninyo. Kasi ang gusto ko, mapahinga kayo. Yun ang gusto ng Ama, mapahinga kayo. Kaya pinalalaya kayo sa kutakot-takot na kautosan ng relihiyon. Kasi hindi masaya ang Ama sa langit na lagi kang guilty, lagi kang natatakot, lagi kang nag-aalala. Hindi ka mapahinga. John 14:27, sabi ni Jesus, kapayapaan, hindi gulo, hindi problema, hindi stress, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Bigay bawi, partial, konti lang, may expiration. No, ang ibinibigay ko sa inyo kapayapaan ay sarili kong kapayapaan. Hindi ganyan magbigay ang mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa Ama, huwag kayong matakot sa kamatayan, huwag kayong matakot sa impyerno. Huwag kayong matakot. Pinanalunan ko na lahat yan. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from at death,
and the spirit returns to God who gave it. Bakit ka ngayon matatakot sa kamatayan? Ikaw na nasa Panginoon. Yung katawan mo lang ang babalik sa lupa, yung espiritu mo uuwi sa Diyos. Ano ngayon ang nakakatakot doon? Pag inunawa natin na ibig sabihin ng resurrection, si Jesus, inakay ka, dinala ka sa libingan, at dinala ka rin sa buhay na walang hanggan. 3 days lang naman siyang namatay. 3 days lang siyang patay. So tayo man, mamatay man yung katawan mo, sandali-sandali lang yun, sa isang iglap, yung iyong espiritu na buhay. So rest in peace. Not in being able to obey all the law, but in being above and free from the law is what Jesus gives us. So forget your fear of the law. And forget and stop scaring one another with the law. Pinawalang bisa na yon, tulad ng isang katermang verses na binasa natin. Romans 5:13, sin is not charged against anyone's account where there is no law. Paano ka magkakasala? Ay walang batas. Mahirap bang isipin yon? Pero maraming Kristiyano lito. Kristiyano sila, ibig sabihin, niligtas ni Jesus, pero takot na takot sa batas, at balik ng balik sa batas, at pinupukol ang batas sa makapwa. So hindi Kristiyano ang tawag doon. Hudyo yun. Na naging Kristiyanuhan, pero hindi sila malaya, hindi sila payapa, kasi yung kapanahati ng iutak nila nandun pa sa law. Kaya lito. Kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Sabi ng Tagalog version ng Romans 5:13. Fear of sin decreases as understanding of God's love increases. Paano liliit ang takot natin sa kasalanan pag lumaki na yung pagkakilala natin sa pag-ibig? Kaya sabi ni John the Baptist, nung makita niya si Jesus, He, Jesus, must increase. I, John, must decrease. Bakit niya sinabi yon? In a matter of saying, John was saying, His grace must increase and the laws I represent must decrease. Why? Because according to Luke 16:16, the law and the prophets were proclaimed only up to John. Ang mga batas ni Moses, ang mga katuruan ng mga propeta na hindi sangayon sa love ni Jesus, ha? Yung mga sangayon, tuloy pa yon. Pero yung salungat, hanggang kay John na lang. That's why John is called the last prophet of the Old Testament. John is the last Jewish prophet. John is the last prophet that subscribed to the law. Sabi ng contemporary English version, the same Luke 16:16, until the time of John the Baptist, people had to obey the law of Moses and the book of the prophets. Hanggang kailan daw? Until John. Pagkatapos ni John, sarado na ang law and the prophets na hindi sangayon sa law of love ni Jesus. Yung sangayon, tuloy. Kasi marami rin mga utos si Moses na maka-Jesus. Like, love your neighbor, feed the hungry, mga foreigner, maging mabait kayo. Tuloy yun kasi loving. Pero lahat ng mga unloving, o ito nagkasala, batuhin hanggang mamatay. Yun ang kinansel ni Jesus. Kaya yung babaeng caught in adultery, hindi niya pinabato. It's a very unloving act to kill sinners because you will have to kill yourself and everyone else. Kasi lahat sinners. So malinaw, ang linaw-linaw sa Luke 16:16, natapos na ang batas at mga propeta kay John. And in the New Testament, because the Old Testament ended, there's only one prophet. That prophet is Jesus, the prophet of love, your Savior and mine. Siya na lang ang mahalagang sundin. Salamat siyang natira. Eh kung nandiyan pa si Moses, paano ka? Kaya lang, sa New Testament din, maraming mga iba mga teacher-teacher, kahit sa loob ng New Testament nakasulat, na nagturo pa rin ang mga katuruan na hindi talaga agree sa teaching ni Jesus, yung iba salungat pa. So alam nyo, gagamit kayo ng Jesus filter. Yung buong Old Testament at New Testament, sasalain nyo sa love of Jesus, lahat ng papasa tuloy, yung hindi napapasa, yun ang ibinaon ni Jesus
iniwan sa libingan. At pagkatapos ng New Testament, 2,000 years of Christianity, marami pa uling naimbentong mga batas ang mga leaders ng iba't ibang mga sekta, mga kongregasyon. Sasalain nyo rin yun sa turo ni Jesus. Kasi kung hindi loving, dapat hindi na rin siya pairalin pa. Because only one law was given. The law of love. Sabi ni John, the law, the prophets, I, fear of God, fear of death, failure, sin must decrease because Jesus must increase. The law of impenetrability, only one thing, occupies one place at one time. So either the law or grace will occupy your heart. Either fear or love will occupy your heart. Kaya kailangan pinipili mo yan. Galatians 5, 1 and 4. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Paalipin saan? Sa batas, sa law. Huwag na, Kristiyano ka na. Isip mo, ibang law ang umiiral sa akin. Huwag natin paghalu-haluin na parang salad yan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihihiwalay ninyo ang sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. So those who try to be righteous by obeying the law separate themselves from Jesus and from God. Kasi sinasarili nyo yung role ni Jesus. Inaagaw nyo, kayo ang Savior ng inyong sarili. Sinabi ng Ahanga, kahit dyan lang yung law and prophets, babalik ka pa doon, edi humihiwalay ka kay Jesus. Akala natin kung saan kinatutuwa ng Diyos, baliktad pa lang yung effect. There is now just one commandment. Love God, love others, love yourself. Galatians 5:14. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuli sa isang pangungusap, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So hindi naman ipinapagpwera yung pag-ibig mo sa sarili kasali. Ang sinasabi mo, ipwera yung iba. Mahal mo sa sarili mo, good. Bilad kayo ito ng same love. Love of self also means not punishing oneself with needless fears and impossible standards. Mahalin mo sarili mo. Tanggapin mo hindi ka perfect, hindi ka magiging perfect. Just be the best version of yourself. Grow in God the Lord from glory to glory. Keep improving. Pero tanggapin mo you cannot be perfect this side of eternity. At maawa ka sa mga kasama mo. Do not impose your perfection on them and do not force them to be perfect as you want them. Understand what I do. For what I want to do, meaning the nice, beautiful, righteous thing, I do not know. But what I hate, that which is breaking the law, that which is considered sinful, that is what I do. Na lagi natin ine-equate sa isang pop song na sabi ng gusto mo naman. Nagtataka ako pa kasi Pablo pa. Tatanong mo, mali according to whom? According to Moses, eh, kaya na mo mali. According to Moses, kung sinusubat ang sarili mo, lagi ka talaga mali. For my inner being, in my inner being, I delight in God's law. Sabi niya, alam niyo sa theory, sa isip, ito ako sa law of God, which is really law of Moses, as they knew. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law. Banalan na pinaniniwalaan ko sa aking utak, hindi naman nagagawa ng katawan ko. Kabaligtaran pa nga ang laging nagagawa ng katawan ko, kaya ako hating-hati. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ, our Lord. Sa niya magkaiba ang sinasabi ng law sa ginagawa ng katawan ko.
magkaiba ang sinasabi ng law ng relihiyon sa tunay ko mga hilig, sa nature ko, yung totoo sa akin. So ano ngayon ako? Kawawa naman ako. Sino magliligtas sa akin? Alam ko na, si Jesus. Sabi niya, salamat. Dahil inalis niya yung law. Hindi dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang maging perfect. Yung iba kasi akala, pag nasa Panginoon, huy, nasa Panginoon ka na, dapat perfect ka na, ha? Huy, ang tagal-tagal ba na nagpa-Bible study, dapat din na umiinit ang ulo mo. Saan mo nakuha yung pantasya na yan? Huy, ang tagal-tagal ba na nag-church, dapat ganito ka na. Lagi kang sinusumbatan ng mga kasambahay mo, ng mga tagal-tagal ba na Christian, tapos ganyan ba Christian? Kasi sinusukat ka dun sa law. Sabi mo, alam mo, holy na ako, pero hindi the, according to the law, according to the grace of God. So, ibig mo sabihin, sa kaimpaktahan mo na yan, holy ka? By virtue of the love of God, yes. Kaya ka napapahinga. Pero hindi mo gagawin yun na lalo mo pang pasamain ang sarili mo, lalo kang manakit. Sa sarili mo lang yun, matahimik ka, alam mong yes. Banal ako sa tingin ng Diyos. Hindi naman dahil talaga banal ako kasi inalis lang niya yung law. Para ang taas ng score ko sa test, perfect, kasi walang tanong. Pasa ako sa board, kasi walang board. Ang bait-bait ko, kasi inalis yung mga law na sabi ko, huwag kang ganyan, huwag kang ganyan. At dun sa lahat ng mga pagkukulang ko sa love, sa isang law na natira, dun ko pa Savior si Jesus hanggang ngayon. Pinupuno niya ako sa tuwing kulang ko. Gustong-gusto niya naman yan, ano? Siyempre, gusto natin yon. Kaya nga tayo may Savior, but not to abuse that. Dapat ang sukli natin sa kabaitan ng Diyos, hindi pag-abuso, kundi kabaitan din. Hindi dahil takot tayo maparusahan, kundi dahil gusto natin siyang bigyan ng kasiyahan. Kasi ang umiiral, pag-ibig, hindi takot. Pati mga weaknesses. Ano, Christian ka na? May weakness ka pa? Akala kasi ng iba, pagiging Christian, magic, perfect ka na. Kaya ikaw ngayon, nagigilty ka kasi hindi ka perfect. At nagiging judgmental ka sa iba dahil hindi perfect. Dahil iniisip mo lang, wrong. You were already made perfect. Not through your performance, but through the love of God. Kaya hindi ka na dapat natatakot. E si Paul, may mga weaknesses siya. Pinapanalangin sa Diyos na alisin. Servant niyo ako, worker ako, di po ba dapat wala akong weakness? Tanggalin niyo na lang ito para mas magandang testimony ko. Di ba? Laging ganyan ang pananaw natin. Si Paul merong tinatawag na thorn in the flesh. Hindi niya ipiniliwanag kung ano yon, but obviously it was some kind of a weakness. 2 Corinthians 12:8-9, weakness yon according to the law of Moses, ha? Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, yun daw thorn in the flesh. Ngunit ganito ang kanya sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Huwag ka na maging perfect. Sa tingin ko, perfect ka na. Sapat na para sa iyo, sapagkat lubos ang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sabi ni Lord, pag tinanggal ko weakness mo, baka yumabang ka pa. Sabihin mong, kaya ka magaling kasi wala kang weakness. Kaya ka effective kasi banal ka. Kaya pinagpapala ang ginagawa mo kasi karapat-dapat ka. Sabi mo, hayaan mo na yung weakness mo. Huwag na natin yung tanggalin. Umasa ka na lang sa pag-ibig ko sa'yo. Dahil baka mamaya kung mawala yung weakness na yan, yumabang ka pa, maging self-reliant ka pa. At di ba maganda na may weakness ka, tapos ang lagu-lagu ng ginagawa mo, pinagpapala ang ministry mo, may weakness ka, effective ka, kitang-kita ng mga taong hindi talaga ikaw yon kundi ako. Dahil lang sa aking pag-ibig. Kasi sabi mo, sabi tuloy ni Paul, wow, o di lalo ko nga yung ipagmamalaki ang mga kahinaan ko. Kasi isipin mo, in spite of this thorn in the flesh, sa kabila ng lahat ng mga ipinipinta sa akin ng iba, sa pagkukulang ko according to the law, sa kabila ng lahat, napaka-effective pa rin ako sa ministry. Therefore, it is God, not me. And God is glorified through a weakness that is covered by the love of God. Kaya makaka-relax ka. At huwag mong papahirapan ng kapong, huy, nasa ministry ka pa naman, tas ganyan ka. Yun nga eh, dahil sa Panginoon, nagiging effective ako sa kabila ng lahat. Not because of me, but in spite of me, God shows His power. Kaya huwag niyong hanapan ng perfection ang inyong teacher, ang inyong leader, ang inyong ministry head, ang inyong pastora, kung sino man. Kasi hindi talaga tayo ang kumikilos.
yung pag-ibig ng Diyos na pumupuno sa ating pagkukulang, kaya dapat siya lalong maluwalhati. At yung iba, huy, mag-serve ka sa Lord. Ayoko kasi may weakness ako. E di kung lahat ng may weakness, hindi magsiserve. Walang nag-serve. Huy, may kasalanan yan. Tanggalin natin sa ministry. Eh, mag-resign na tayong lahat. Dapat nating maunawa na nandyan lang tayo, nakatayo, dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi dahil tayo'y perfect according to the law. At kung issue pa sa iyo yung law, tinanggal yung law. Eh di wala ka ng issue. Kaya ka mapapahinga. Huwag mong ipampukol sa iba ang mga bato ng law. Binale, wala na yun. Law of love na lang. Galatians 2:21, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Kung pwede ka naman palang maging matuwid by your own accomplishment, by obeying the law, ba't pa namatay si Jesus, nagsayang siya ng pagod. Hindi mo kasi kaya, kaya gumawa ang Diyos ng paraan. Si Jesus ang nagbayad, therefore bayad na. Ang umiiral na ang pag-ibig ng Diyos, hindi yung law and the prophets. Romans 3:23-26, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ngayon na itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Jesus died to void and remove guilt and fear. Jesus died to give peace and rest. John 14:27, sa pag-uulit, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Matthew 11:28-29, come to me all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Kaya si Jesus namatay at nabuhay na muli, so you could be fearless, peaceful, restful, and above all, loving. Sa unang Pasko, yung ipinagdiriwang natin pag-Disyembre, nabuhay bilang tao ang anak ng Diyos. Sa Pasko ng pagkabuhay, sa Resurrection Sunday, nabuhay bilang anak ng Diyos ang tao. Nagpalit. Ang anak ng Diyos nabuhay bilang tao. Ngayon naman, ang tao naging anak ng Diyos. Yun ang resurrection. Kaya tayo, lumingin kayo sa inyong paligid, mga anak ng Diyos. Di man karapat dapat. Hindi lang ikaw, pati katabi mo. Yun ang Pasko ng pagkabuhay. Dalawang Paskong magkadugtong. Kaya yung Pasko ng Disyembre at yung Pasko ng Marso o Abril, magkadugtong yun. Nagawain ng Ama sa Langit. Sa Paskong una, ang Diyos ay bumaba sa langit, sa lupa mula sa langit. Sa pangalawang Pasko, umakyat muli sa langit ang anak ng Diyos. Dala-dala tayong lahat na nananalig sa Kanya. Kaya sabi niya, fear not, do not fear. Maluwalhati, maligayang Pasko ng pagkabuhay.